Thanks for watching, like and comment. Magluluto na naman tayo mga ka-lookers, mga ka-ate, mga ka-kuya, mga ka-vlogger. So, meron tayo itong liempo, guys. Adubuhin natin. At gagawa din tayo ng chicken sisig. Ito, dalawang breast. Dalawang breast yan. So, nakapaghiwa na pala ako ng tigi-isang sibuyas para sa ating adubo at para sa ating sisig. At mayroon na rin tayong hiniwang garlic. So, yan. Para sa sisig, para sa adobo. So, ayan. At mayroon din tayo itong sili para mamaya sa ating sisig. Mga kalokas! Hugasan muna natin. So, ayan na lang hugasan natin. Natin ang hihiwain ng bahagya. Mas maganda magre-record ng ganito, guys, kaysa sa mag-voice over ka. Magre-record habang nagagawa tayo. Magre-record na ang voice din. Magsasalita din tayo. Kasi, mag-isa lang akich, walang kasama, walang ingay, kundi huni ng ibon ang naririnig sa background. So, ang aking kutsilyo ay napaka-purol. Dahan-dahanin lang natin paghiwa. Para hindi naman mahiwa pati ating garili. So, inuna natin paghiwa yung ating mga sangkutsa. Oh, sangkutsa, pang ano, pang sangkutsa natin. Pang pampalasa natin. Kasi mamaya, para tuloy-tuloy na ang ating pagluluto. Kumbaga, unahin muna natin yung mga dry na hihinihiwa natin para tuloy-tuloy ang ating gawa. Kasi pag basa-basa, baka tayo'y mapaano. Ginagawa ko sa aking gitna na lang gitna. Ginagawa ko sa aking paghihiwa ay inuuna ko yung mga ang tawag doon, mga panakot sa Bisaya pa to. So, ito, ihiwa na natin ang ating limpo. Napakuluan ko na to, guys, kasi para madaling mahiwa. Pag naano na siya, medyo na pakuluan na, na half cook na siya, madaling mahiwa. So ayan. Mahirap hiwain kapag may buto. So hinihiwa ko ng separate ang may buto. Diretso na natin dito mga kalokers ang ating hiniwang limpo kasi dyan na natin siya lulutuin. At yung medyo may buto, anuhin pa natin to. Hatiin para naman mag hindi masusulo ng isang tao ang butong malaki. Ayan. Ito medyo wala ng buto to. Kasi nga, pinili ko siya. Na-request ko siya doon sa pinagbilhan ko. Tapusin lang natin ito pag-slice, guys.
Ayo na tapos na tayo sa ating limpo. Dito naman tayo sa ating chicken. Dito naman tayo mag gayat-gayat. Ano na natin igagayat mga kalokers, mga kapatid, mga kaate, mga kakuya, mga ka-vlogger. Yan. Isali na natin to kasi sayang. Mahirap talaga hiwain mga kalokers kapag hilaw. Kasi talagang na ano siya. Lalo na pag yung knife mo, kutsilyo mo ay mapurol. So ayan, hirap hiwain, di ba? Para siyang ano, dumudulas-dulas. Ayan. Sisig natin yan, guys. Sisig. Chicken sisig. Oh my gee, ang aking kutsalyo so far. So far, ako ay pinagpapawisan na sa sobrang ano. Wait lang. So ayan, nagpalit ako ng kutsilyo. Para naman ano, medyo matulis-tulis. Tanggalin na natin ang laman ng chicken, guys. At hihiwa na natin. So, yung medyo malambot na buto, isama natin. Yung matigas naman ay hindi na natin sasama kasi para hindi mahirap para sa mga buyers. Mga kakain! Tapos na natin mga kalok! So, yun na nga guys. Dito na ang ating chicken. Tapos na tayo mag-slice ng ating chicken. Dito na rin natin siya ilalagay, lulutuin. O ipagpalit natin siya sa medyo malaki. Dahil gawa ng may gulay pa ito. Tapos natin siya iyan. Ayan! Cooking time! So, yun na nga mga colors. Dalawa ang ating pagsasalangan ngayon. Ito at saka ito dito. Dahil para sabay-sabay siyang maluto. So, ang ating sisig o ang ating adobo or, at ang ating sisig na chicken dito. So, ayan guys, ilalagyan na natin ang ating pang-adubo ng limpo. Nag-bisa na tayo ng sibuyas at bawang. So, ilalagyan na natin dyan. Isunod naman natin ang ating sisig. Mag-init muna tayo ng mantika, oil. Thank you.
na-over na siya. Meron kasing kumausap sa labas, eh, kaya. So, ayan. Meron tayong 3 calamansi dito, guys. Maglagay lang tayo ng calamansi sa ating sisig. Kasi wala naman tayong lemon juice or lemon, ano. Calamansi lang ang ating maglagay. So, ayan na. May nalaglag, kunin natin. Hindi na siya madampot. Hi. Ang hirap naman. Ayun. Maglalagay tayo ng paminta. Maglalagay tayo ng kaunting tuya. Pampakulay sa buhay. At ang ating gulay, ilalagay na natin. So, ayun ang ating gulay, guys. Ilalagay na natin para maluto din siya. Maya-maya tayo maglagay ng mayonnaise at itlog hanggang maluluto na yung kanyang gulay. Maglagay na tayo ng kaunting asin. Thank you.